there's blood on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. At may nag-request kay Mr. Yo. Huwag na huwag mong gagamitin ang application na ito. Anong application? Randonautica Creepy Video Findings? Shit. So ito, si Mr. Yo, magaling ito gumanap ng mga video. Kaya ang dami nag-request. Para siyang Nook's Top 5, diba? Goosebumps, Sir Creeps. Diba? Ang daming video na mga nakakatakot, no? Sobra. So ito, try natin ito. Huwag na huwag mong gamitin ang application. Kung ano man dito, subscribe mo si Mr. Yo at napakagaling ito humanap ng mga nakakatakot na video. So try natin ito bago pa try ng iba. Kape nga muna ako. Taong 2020, nang inilabas ang isang application na tinatawag na Randonautica, kung saan ang ginagawa ng app na ito ay nagbibigay ng mga random coordinates na pwedeng puntahan ng sino mang gumagamit nito. Grabe. Matapos nun, ilang buwan lang ang nakakalipas, ay naging popular ang app na ito dahil sa mga nire-report ng mga user na meron daw mga natatagpuang kakaiba. Shit. At iba pang bagay na nakakatakot sa mga binibigay na coordinates ng application na ito. Kumbento. Nakakatakot yung mga sound effect niya, no? Ni Mr. Yo. Ang video mo ito ay mula sa isang TikTok user na nagngangalang Benjamin_Hicks, at ayon sa caption ng kanyang video ay sinubukan din nila ang application na Randonautica, at ang coordinates na ibinigay nito ay nagdala sa kanila sa isang kumbento. At shit, habang iniikot nila ang kumbento ay naisipan ng isa niyang kasama na magpakuha ng video para sayawin ang isang dance challenge sa TikTok. Pero laking gulat nila nang merong mahagip ang kanilang camera. Ayo, something traumatic happened that changed my life, check. Wait, what? Annie? What is that? What is that? Hold him. Also, come on. What the fuck is that? Ano yan? Holy shit. Oh my. Uy, putang ano mo. Ano gagawa naman? Trip nito mga to. Makikita nga natin sa video na habang binivideoan niya ang kanyang kasamang babae, ay bigla na lang niya napansin ang isang grupo ng mga tao na mayroong ginagawang kakaiba. At noong lapitan nila ito, ay nakita nila ang apat na babae na magkakaharap at magkakadikit ang ulo nito. Protected. Na para bang may ginagawang ritual. Isang ritual. Lakas ang trip, no? Tangin ito mga to. Ang video naman na ito ay mula sa isang tik at ay pinuntahan ang ibinigay nitong lokasyon. Subalit, nang makarating sila sa ibinigay na lokasyon ng app na iyon, ay nagsimula na silang makaramdam ng kakaibang bagay. Okay, so it doesn't show any... Oh my god, okay. People? Oh my god! No. Oh, wala sa likod, oh! Mapapanood nga sa video na makikita sa bandang likuran ng sasakyan nila Kelly ang dalawang lalaking naglalakad. Pero nang tingnan nila ang kuha ng dashcam sa likod ng kanyang sasakyan, wala, no? Ay wala naman itong nakukuhanan na kung sino man. Marami ang naging pagtatalo sa comment section ng video ito. Mayroong mga nagsasabi na gawa-gawa lang daw ito ng uploader, at mayroon ding namang nagsasabi na baka meron nang nangyaring masama sa kanila dahil ito na ang huling upload ni Kelly Villares. Yari. Sa kanyang TikTok account. Yari. Creepy lady. User na nagngangalang siya ng Randonautica app, at dinala siya nito
sa isang masukal na daan kung saan may naka-encounter siya Shit. Na isang nakakatakot na babae. Alright, going random on it. And it took us to this shady park in the middle of nowhere, so let's see what we find. All we see so far is like trees. Tignan mo naman, pupunta ka dyan, no? Nakakatakot na kaagad kahit umaga, di ba? Although maganda yung lugar, pero kung mag-isa ka lang, Tangina. What the fuck? Oh, what the fuck? Should we keep going? Oh my God, is she following us? Marami ang nagsasabi na peke lang daw ang video nito dahil nga sa nakuha niya pa itong maipost. Kahit na makikita naman sa video na bigla na lang bumungad sa harapan niya ang isang misteryosong babae. Pero kahit na peke man ang video nito ay maganda pa rin itong babala para sa mga gustong gumamit ng application na random note. Nagulat ako, tang ina naman talaga. Totoo lang, hindi ko din alam kung bakit ako nagugulat. Hindi naman ako magugulatin eh. Dahil nga dito, tapos tutok-tutok ako, tapos may sounds. Nagpapaliwanag na naman ako, di ba? Pagtatanggol ko na naman sarili ko kasi alam ko, mukhang taka na naman ako, pagtatawanan niyo na naman ako. Putang ina, nakakatakot. Gago. Dahil ipinapaiwatig nito na dapat tayo mag-ingat sa lahat ng ating gagawin dahil hindi natin alam kung kailan bawas pogi points na naman ako doon darating ang panganib. Sinag-request ito, puta. Feeling ko sinag-request ito, alam nila na magugulat ako doon. Kasi alam niyo ko bakit boring yung mga unang video eh. Boring eh. Kanina nga habang nagre-reaction ako, iniisip ko, i-upload ko kaya to kasi parang boring. Parang boring, 'di ba? Parang ang tagal nung build up. Tapos parang wala naman masyado nangyari sa video. Pero feeling ko sa nag-request ito, ito yung target mo para magulat ako itong huling video eh. At nagwagi ka, hayop. Hindi ko din alam kung ba't ako nagugulat, promise. Oo, nakaka-nervous na ako. Hindi kaya dahil sa kape ko. So malamang nagwagi ka na naman, bunyeta. Alam mo na magugulat ako dito. So i-upload ko na kasi may maganda naman nangyari. Nagulat ako eh. Malamang. Kasi nagpapaliwanag na naman ako. Kasi ang maganda, sobrang boring yung umpisa. So parang relax lang ako. Parang alam ko, hindi ko hinahanda yung sarili ko na walang mangyayari kasi parang ang boring eh. Tapos biglang nag-highlights na gano'n, taging, galing, ang galing, subscribe nyo si Misteryo at ang ganda ng video niya. Tapos, download nyo yung app kung trip nyo, ako hindi ko na-download yan. So nag-request ito, ang galing mo, naisahan mo ako. So yun, marami salamat sa panonood hanggang sa muli. I came from the mud, there's dirt on my head.